Sister Channel, this is Joanne. Ngayon pong vlog ko ay tungkol to sa mga gusto pang umuwi ng probinsya. Kasi meron pang mga local stranded dyan sa, lalo na sa Manila. Marami pa dyan na local stranded na hindi pa nakaka-uwi. Or baka late na nakapag-decide. Ngayon pa lang nakapag-decide na umuwi. So, magbibigay lang ako ng idea at least. Alam niyo na kung ano yung mga dapat mong gawin. Sana makakatulong. Pero bago po ang lahat, ay nagpapasalamat muna ako sa mga sumusuporta sa channel ni ate. So, thank you so much. We love you. So, ngayon guys, umpisahan na natin. Ang kailangan lang naman natin is yung barangay certification, tapos yung health certification or medical certification at saka yung travel pass. Yung tatlo lang naman yung kailangan natin. So, bago tayo makakuha ng travel pass, kailangan muna natin ng barangay certification. After ng barangay certification, kailangan na natin ng medical certification. After that, yun, pwede na tayong kumuha ng travel pass. So, una po, syempre punta muna tayo ng barangay for barangay certification. Pagkatapos nun, that day mismo yun, makukuha nyo. Sorry. Makukuha nyo na kaagad yun, marirelease nyo na kaagad yung barangay certification nyo. Pagkatapos nun, na makukuha nyo, pwede nyo kang kumuha ng medical certification sa health center nila. So, ang magandang gawin nyo po, pumunta na agad kayo ng health center nyo, magpapa-schedule na kayo kung kailan kayo pwede. Kasi, minsan, pag wala yung doktor, medyo marirelease nyo na after 3 days, mga ganon. Kasi pipirmahan pa yun ng doktor. So, pumunta na agad kayo. Para hindi kayo matulog sa akin, pabalik-balik ako doon. Well, pagkatapos nyo doon sa medical certification, makukuha nyo na yung lahat. Pwede na kayong kumuha ng travel pass sa City Hall ng kung saan kayo. Sa City Hall or depende kung saan sila nag-base. Kasi minsan, pag masikip sa City Hall, doon sila sa mga school, ganun. Magtanong na lang kayo sa mga barangay nyo kung saan. So, yun lang naman yung kailangan. At saka, magdala muna kayo ng ID nyo pala. Pag pumunta kayo ng barangay, ID nyo. Tapos, pag nakuha nyo na yung dalawang yan, yung barangay certification, tsaka yung medical certification, ipapaserox nyo na yung mga yan, kasama na yung ID nyo. Magpaserox muna kayo bago kayo pumunta para kumuha ng travel pass. Kasi yun yung kailangan nun eh, yung xerox. Okay? Tapos, yung sa akin kasi, nung kumuha ako ng travel pass, anong araw pa ako kumuha ng medical certification? 8 ako kumuha noon, June 8. Tapos, ang plano kong umuwi is June 15. So, nung pumunta ako doon, hindi agad ako pinakuha ng travel pass kasi daw June 15 pa ako uuwi. So, ang gagawin nyo po, magbilang na lang kayo ng ilang days? 4 days. 4 days before your travel, doon kayo kumuha ng travel pass. Kasi isang araw lang naman, yun makukuha nyo na eh. So, ganun po yung gagawin nyo. Huwag kayong pumunta ng maaga. Kasi hindi rin kayo bibigyan ng travel pass noon. Pag sobrang aga nyo naman. So, ganun. Pwede kayong kumuha 2 days before, 3 days before, 4 days before, ganun. Huwag lang yung mas maaga doon. Okay? So, yun lang naman guys, yung ginawa ko. Tapos, umuwi na ako noong June 15. Pero yung hirap nun, yung pila. Sobrang haba ng pila noong time na ako yung kumuha. So, ngayon hindi ko na alam kung mahaba pa rin yung pila o hindi. Kasi, medyo marami na yung nakaka-uwi ng probinsya nila. So, hindi ko alam. So, try nyo na lang. Basta yun yung gagawin nyo, guys. Sana makakatulong sa inyo.
So, ito pa pala guys, pag umuwi kayo ng probinsya nyo, bawal talaga pala mag-commute. Kahit meron ng bus or meron ng jeep sa inyo, bawal pa rin mag-commute pag galing kang Maynila o kung saan kang lugar nang galing. Ang hirap. Kailangan may tagasundo po kayo. So, yun lang guys. Sana po makakatulong sa inyo yung idea ko. Tsaka, keep safe. So, yun guys. So, papaalam na ako sa inyo. Thank you so much. Please subscribe. At saka, shoutout nga pala sa pinaka-sexy at pinaka-maganda kong friend dyan, si Veronica Lim. Thank you so much sa lahat, sa pasalubong. Thank you sa mga pinadala mo sa akin. Anyway, kay Carissa, thank you so much. Sa mga friends ko dyan na hindi ko pa nabanggit. Thank you so much. Namimiss ko na kayo. Tsaka, see you soon. Pasyal kayo dito sa bahay. So guys, yun lang po for today. Sana po makakatulong sa inyo yung aking salaysay. Salaysay. Basta, first time kong magganito guys. So, sana makakatulong yun sa inyo. Okay? Sa mga gustong umuwi, umuwi na. Kasi, habang tumatagal, feeling ko, pahirap na pahirap yung buhay, lalo na sa Maynila. Kasi walang trabaho. At least pag sa probinsya tayo, pwede tayo magtanim ng gulay, kung ano-ano. Anyway, ako, ayan, naka-home quarantine pa rin ako. Nandito na ako sa room, bawal ako lumabas. So, sa 30 pa ako makakalabas dito. So, I'm praying din sa mga lahat ng mga local standards. Sana magiging okay kayo. Sana magiging safe kayo. God is good. Okay? So, thank you so much sa lahat po ng mga nanonood or manonood. Salamat, salamat, salamat sa inyo.